na. Hello mga ka-construction at welcome to my YouTube channel. Ito na po tayo sa ating paglalagay po ng shutter dito sa ating oval dito po sa gym, football gym dito po sa Prince School, Doha, Qatar. At ito pong ipaliliwanag ko po uli sa inyo yung ating pong gagawin dito. Ang ginawa ko po uli dito, inilagyan ko po uli siya ng marking para po yung guide ng ating kakabitan ng ating foremost o shattering, meron na po siyang kakabitan o lalagyan. Tulad din po ng dati, ang ginawa ko po dito, inilagyan ko po siya ng bakal para po mabilog siya, ma-turn yung bakal natin na mahaba. Ito po, meron po siyang guide at nakapagkabit na rin po sila parang Rolly dito sa kabila na at saka si parang Eric. Ayan. Kung ano po yung shutter na ginamit nito, dito, ito po, ito, yung ginamit po nating shutter dito, ayan, sa oval round na to, siya rin po nating gagamitin dito. Kaya yung pong ating formwork o shuttering, mas mabilis po tayong makapagkakabit o makapaggagawa. Siguro po sa Sabado bukas, mabubuhusan po natin ito, yung kanyang puting na 15 cm lang naman po yung puting niya. Maliit lang po siyang gawain pero matarabaho. Kasi nga po, kaya po siya matarabaho. Yung paggawa po kasi nung pattern, marami pong guhit-guhit. Siyempre kahit po sa mga damit, maraming gupit-gupit. Yung pattern po, yun lang po yung pinakamatagal. Pero po ngayon, at nakagawa na nga po tayo ng isang buo na, nagawa na po natin ito at natapos ng maayos, walang damage at maganda ang buhos, maganda alignment. Yan naman po ang napaka-importante mga construction o mga manggagawang Pilipino o ano paman. Ito po yung pinaka-importante sa lahat, yung maging maayos at nasa align yung ating ginagawang formworks para po naman matuwa po yung ating project manager o yung ating pong client. Katulad nga po kahapon, nakita po ng client natin, ala pong sinabi kung hindi yung seniors na ganyan, alam naman po natin kung ano yung seniors na ganyan, hindi naman po tayo kikibo. Ibig po sabihin, very good po, good. Kaya natutuwa po ako sa aking mga kasama o grupo na maayos magsipagpagawa. Ako naman po, hindi naman minsan gumagawa, tinuturo ko lang po sa kanila kung yung ano yung dapat o ano yung dapat gawin. Sila naman po at mababait naman po yung ating mga tropa. Gaya nila paring Role, paring Eric, ayan, sila Adonis, si paring Sherwin, sila Manu, salos po lahat ng ating mga tropa na gumagawa. Mababait naman po sila at masisipag. Ayan. Kaya natutuwa po ako, mga nakasama ko po sila. At hindi lang din naman po sila yung tao ko rito, kung nakakasama, nandun po yung kapatid ko, nasa laydown area, gumagawa, sila Rostike, forma Rostike, gumagawa po doon ng kanilang mga biga, yan po yung mga tao natin dito, lahat naman po sila mababait at masisipag. Siyempre, special yung na masisipag at mababait, yung special team ko po, na gumagawa ng round, ng mga, eka nga po, yung mga critical na gawain, meron po akong, ayun, yung grupo ko nga po, na sinasabing grupo ko, na talagang tinututuan ko sa kanilang paggawa. Ayan po. At sige po, tayo papasyal ko po kayo sa ginagawa po nila. Ayan. Ayan po, ayan mga ka-construction. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan, yung guhit po na yan, ayan. Yan po yung bakat ng bakal. Ayan, yung bakal, yan po. Bakal po yan, yung may puntos. Ito po, ginawa ng surveyor ito, mali po ito. Ito po yung tama. Kasi sinunod po nila yung puntos sa puntos. Hindi po are yung puntos sa puntos. Kailangan po susunod tayo do sa bakal. Kasi po yung bakal na mahaba, yun po yung magta-turn o yun po yung usang magbibilog kasi yun po ang kinuna natin ng pattern. Ayan. Ayan po sila parang Eric tsaka si Pare Role, ayan po nagkakabit na nga po sila. Ngayon po saglit lang po nilang ikabit 'yan. At kasi nga po nakapabricate na, hindi katulad nung una nating ginawa, pinapabricate pa kaya medyo matagal. Tatlong araw po tayo, halos apat na araw po tayo nagpapabricate. Ayan, pinabricate po natin yung straight at saka yung pattern. Kasi po yung pattern na to, ito, yung isang piraso po nito na plywood na 244, bali dalawang po pattern, isang ilalim at saka po isang pangibabaw. Ayan.
Kaya kung mapapansin nyo po ito, katulad po nito, hindi po ito mama sa puntos. Ayan. Ito po kasi yung nakukuha ng bilog. Ayan. Kaya yun po ang kailangan sundin, yung bilog po na yun. Ayan. Katulad, yung iba po tumatama. Ayan. Kaya hindi po ganun kadali na pagkagagawa po nito ng oval, eh basta meron din pong mga surveyor talaga na ika nga eh malapit-lapit every 40 cm yun po yung puntos nila. Ayan. Ayan. Yung pinanggalingan naman po nito nung shutter na yan, ayan na po siya, oh. Ayan po yung kinalabasan. Ayan. Ayan na po, iniwan lang po namin yung panloob na ilang piraso. Ayan, ayan na po siya yung nabuhusan natin. Ayan, ayan po yung nabuhus na oval. Ayan. 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 Kung makikita nyo po, napakaganda ng pagkakarve niya. Kasi nga po, yung pinakabilog po na yan, yung bakal, yun po ang ginawa namin, ginagamit namin. Ayan. Ayan po yung bakal. Oh. Donis, lagay nyo nga saglit yung bakal. Doon, para ipakikita ko lang. Ayan, isang bakal. Forman, pakidala nga yung bakal doon. Tapos ilagay nyo. Ayan, para maipakita lang natin sa ating mga viewers na mga kakonstruction. Kung paanong ginawa yung pattern na yan. Nakita nyo naman po. Ayan. Ayan, bumabali na po dito. Ayan. Oh. Ayan. Ayan. Ayan na po. Yan, tuwid na po yan. Yan po tuwid, napakadali at napakasimpling-simpling gawin pagkatuwid. Kasi po, wala nang pattern yan. Yan. Ayan, ayan po yung, ayan, ayan po. Ayan. Ayan po, tapos yung mga shutter po natin, mga construction, ayan, dapat, syempre, bago ikabit, lilinisan po muna natin, tapos po, lalagyan natin ng form oil, para po yung plywood hindi po masyadong dumikit yung konkreto at napakadali pong baklasin. Ayan. Ayan. Ito po, ipakikita ko po sa inyo yung sinasabi ko sa inyong bilog ng bakal. Kung paano siya ibilog. Ayan. Sa loob. Adonis, sa loob. Ba dyan na ilalagay yung sa labas? Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan. 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 Adonis, tangan mo rito. Ganyan mo lang. Hawakan mo yan din. Ganyan mo lang. Ayan, ayan, ayan. Ayan po mga construction. Tapos po, syempre, hindi po siya bilog. Kailangan po, ikukuhan po ganyan yung bakal. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan po yung takbo po ng bakal. Ayan mga construction. Pinakikita ko po sa inyo. Ayan, yung bakal po na yan. Ayan. 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 Yan po yung sinasabi ko na magiging takbo po ng pattern na yan. Nakita nyo po yan. Yan. Ito po. Yan. Ito po yung bakal. Ito, ito. Ito po yung bakal mga construction. Ito, ito. Yan. Yan po yung pattern niya. Yan. Kaya ganyan po siya kasimple lang. Kailangan po mga ka-construction o kung kayo man po gagawa ng oval o bilog, importante po na gagamit kayo ng 12mm na bakal o 10mm na bakal para po bumilog siya ng maganda at maayos. Ayan. At ito po eh, napakasimple lang din gawin yung paggawa ng pattern. Sa susunod po ulit doon sa paggawa natin doon ng isa, ipakikita ko po sa inyo na ipakikita ko sa inyo gagamitan lang po ng plastic o karton. Ayan, para po meron kayong pattern. Pagkayari po ng pattern, gagawa po kayo ng isang pattern na plywood din na ganyan na natapos na. Natanggalan natin. Ayan, okay, alisin niyo na 'yung bakal. Ito nga po ito. Inuulit ko po sa inyo. Ito po. Ito pong pattern na to. Ayan. Ayan. Yung pattern po na to. Ayan. Yung pattern po nito. Ito na po ang gamit niya sa kalahatan. Ayan. Ayan. Kaya po yung tinabas po namin ito. Ang 17 panel po yan magkabila. 34 panel. Tapos po 34 panel po yun. Times 4. Kaya po 34, 68 times 68 times 2 136 na piraso po yung tinabas namin ito. Ayan. Kasi nga po mga ka-construction babataas po kasi meron siya. Kaya yun po, ayan po. Ayan, nakita nyo po, naka-cortis siya.
Yan. Yan. Nakakorte po yan. 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 Ayan. Ay, binibilog na naman po nila. Kaya simple-simple lang din. Yan. Lagay na ng lagay. Sigurado po ako ito bukas sa Sabado po. Manos! After finish this one clean, ha? Manos, no put her like this. This. After no water coming. Same. Malam like this, same. Like this. Ewa. Here, only here. Like this. Ewa. Cover. Ayan po. Nakita nyo naman po yung ikinakasa na naman. Ayan, nakita nyo po. Bilog talaga siya. Ayan. Ayan po ang napaka-importante mga construction sa ating paggagawa. Ayan. Tapos po, kahapon, ito na po yung kadiretsuhan. Ayan. Nabuhusan na rin po natin ito kahapon. Kahapon din po ginawa. Kahapon lang po kinapit si shutter. Kahapon din po ng hapon, mga alas 2 po binuhusan. Ayan. Ayan. Diretsyon-diretsyo po yan. Ayan. Ayan. Ganyan po. Sa ganito naman po, magkaganito pong diretso para po hindi maiwasan na malagyan ng konkreto naman po yung halo sa loob. Ayan po, kailangan po kung kaya pong gawin, isarado nyo na po ng ganito. Katulad po nito, sarado po ito. Ayan. Ayan. Para po sa pagbubuhos, madali lang din po mga construction yung pagbubuhos. Ayan. Ayan, dire-diretso ito po na box. Pero sa madali lang din po itong baklasin. At saka nga pala mga ka-construction, kung kayo po nagpapako sa inyong mga shattering, huwag nyo pong masyadong ibabaon yung pako. Kumbaga, maglito po kayo ng ulo para po halimbawa na babaklasin. Hindi po kayo mahirapang magbaklas ng inyong shattering. Lalo na po itong ating ginagawa na to. Ayan. Kung mapapansin niyo po ito dito, mayroon po itong pako. Ayan, hindi po siya nakabaon, ayan. Ayan. Ayan po mga ka-construction, ayan. Ayan. Ayan po, kung makikita niyo po mga ka-construction, ayan, nakita niyo po nakabaon si pako. Na may kasamang alambre pero nakalito po yung ulo. Yan. Para po kasi, para po yan pag binaklas, hindi po hirap yung ating mga karpintero. O at saka, importante pa po, hindi po siya masisira. Ayan, ayan po, nakita nyo mga construction, nakalito po yung ulo. Ayan. Lahat po yan. Ayan. Kasi po, oras po yung loob na yan, nakabaon po yung pako, baon na baon. 100% po, si Boxy Shutter, mahirap na trabaho, paulit-ulit pa po. Ayan. Kaya, yun po yung mga ka-construction, yun po isang idea na mas maganda na dapat na ninyong gawin. Ayan. At sa mga iba pong mga nagtatanong, at nasagot ko na po yung ibang takatanong, at yung magtatanong pa pong iba na may gusto pa pong malaman, mag-comment lang po kayo. At akin po kayong re-replyan para po kahit papano makatulong po ako sa inyo. Ayan. Iba naman po, ako nga po pala ay isang civil supervisor dito sa aming kumpanya, dito po sa Builders Advanced Engineering Company, dito po sa Doha, Qatar. Ayan. Ayan, ito po yung gawa ng ating mga ka-construction. Mga ka-construction, ayan. Ayan, oo. Ayan po. Ayan. Lito po ulo niyan. Ayan. 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 Nakalito po ulo niyan. Hindi yan po baon na baon. Ayan. Lahat po yan. Ayan. Ayan. Kasi nga po, babaklasin uli natin yan. Pagka po yan baon na baon, sagad na sagad ang ulo, ala po. May ginagamitan din po kailangan yung halimbawa po, yung hindi na babaklasin, yung permanente na talaga, okay po na ibaon nyo na yung ulo, sagad nyo na hanggang kaya nyo isagad yung ulo ng pako. Ayan, ayan, nakita nyo yan mga construction, no? Ayan. Lahat po yan litaw ang ulo. Ayan.
para po madali siyang bunutin ng kapra. Ayan. At unang-una pa po, pagka po ganyan yung gagawin, yung shutter po hindi siya nasisira. Hindi siya na di-disturb. Ayan o. Ayan, nakita nyo naman po, nung baklasin, madali siyang baklasin at napaka-easy. Ika nga po, easy way na pura removing of my our shattering there. Ayan. Ayan po. Ayan, mga construction. Ngayon nga po pala, mga ka-construction, ay araw po ng Friday. Ayan. Donis. Ayan po, si Manoj. Ayan. Sige po, mga ka-construction, at maraming salamat. Nawa po ay meron na naman po akong naituro sa inyo, o gusto nyo pong meron po kayong dagdag kaalaman sa aking na-vlog dito sa paggawa ng ating oval at kung paano magbilog ng ating shattering o paano maggawa. Kung kayo po ay may mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa below ng aking channel. At sana po mga kaklase, kaibigan, ka-construction o kasama sa Hanabuhay bilang construction worker, ay huwag po sana kayong makalimot mag-subscribe. At pindutin po nyo po yung ating notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga video. Nawa po ipagpalain po tayo ng ating Diyos Ama sa ating mga gawain, sa ating mga trabaho. At maraming salamat po muli sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. Maraming salamat po. At thank you very much. And